Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, today is August 26, 2021 and today is our last day. Closing ceremony na ng aming Japanese online language training. At grabe yung face ko, tignan nyo. Ito yung naipo ko ng 6 months habang nag-aaral. Ayan, pimple. Yan, rough skin na hindi siya healthy. Hindi healthy skin ko dahil sobrang napupuyat. Ayan, pero okay lang yan. Worth it naman kasi kapalit ng mga pimples na yan mga learnings na natutunan ko sa Japanese, diba? Sa Japanese training. Ayan. So, 8 o'clock na, mamaya pang alas 9 yung ano namin. Online graduation. online graduation ceremony. Online lang naman, o, diba? Kailangan daw, ano, medyo formal look. Formal ba to? Nasa bahay lang naman, eh. Kaya, ayan. Fresh. Grabe, ako, promise ko talaga after nitong, araw na to, magpapahinga muna ako ng 1 week kasi matutulog na maaga para mawala itong mga pimples ko. Kailangan ibalik ang, magandang skin ulit kasi pagdating sa Japan, pag nag-training, syempre, stress na naman, puyat na naman, kakaaral. So, habang nagpapahinga, ipapahinga rin ang skin. So, update ko kayo sa mga ganap. Later! Ayan, natapos na ang aming online class noong August 26, 2021, last week. So, ang waiting na lang kami sa aming visa at sa PIDOS. And fortunately, yung iba sa amin ay nakapag-PIDOS na. Yung iba, nakaschedule na. At ako naman, kasi dapat nung August 23 pa ako. Kaso, hindi ako naka-attend due to class. So, ako na-risked na ako ng second week of September. So, waiting na lang and hopefully makapag-PIDOS na rin at okay na ang visa at umokay na ang lahat para makagora na tayo sa Japan. And for today's video, magbibigay po ako ng kaunting tips para sa aming batch 40 ng JPEPA para sa pagpili ng kanilang facility. So, marami kasing nagpi-PM sa akin sa Messenger and comment sa YouTube channel ko tungkol sa magbigay daw ako ng tips kung paano yung pagpili ng facility and kung may maya-advise ba ako sa kanila. Yung iba kasi talagang katulad ko noon na walang ka-idea kung ano ba ang pipiliin kong facility. So, disclaimer lang po, itong ibibigay ko pong tips ay personal opinion ko lang ha, hindi ito galing sa kumbaga, hindi ko alam talaga ang proseso paano tayo pinipili ng ating mga employer. So ito, base lang sa na-experience ko, base lang sa mga pagtatanong-tanong ko dati sa aming mga sa aking mga batchmates. So hindi ko talaga totally alam. So yung may mga iba sa amin na mga senpai natin na nakagawa na rin ng video at saka mga YouTube live tungkol sa pagpili ng facility. So hindi naman po masama na kumbaga sa ano magka-canvas ka. Lahat panonoodin mo para magkaroon ka ng bonggang-bonggang mga idea. Hindi naman masama 'yon. So pero hindi 100% 'yun talaga. Kumbaga nagva-vary din talaga kasi wala sa atin ang nakakaalam talaga ng talagang proseso paano ang mga employer pumili sa atin. So, eto, magbibigay lang ako ng tips. Ano ba ang mga dapat isipin, isapuso kapag pipili ng facility? Paano nga ba tayo pipili ng region or prefecture kung saan natin gustong magtrabaho? Bali, yung iba sa inyo, meron ng mga talagang nasa isip kung saan ang prefecture na mag-a-apply kasi siguro meron silang kamag-anak na nakatira doon or pwedeng meron sila paboritong pasyalan na doon nakalocate at iba-iba pang rason na meron na sila talaga na prefecture na gustong mapuntahan o ma-assign na employer.
Bali ako, nung time na pumili ako ng facility, as in wala talaga akong idea. Actually, hindi ko nga kabisado ang mapa ng Japan. Hindi ko talaga alam yung, ako saan yung Osaka, yung saan yung Tokyo. Kasi hindi ko naman ako nakakaranas ng actually, tapos nga ako lumabas ng bahay eh. Japan pa kaya alamin ko yung mga iba-ibang lugar. So, ayun, as in talagang wala talaga ako. So, sa akin, saan ako magsisimula? As in talaga parang zero tayo niyan eh. Ako, inisip ko, ano ba yung lugar na gusto kong mapuntahan sa Japan? Ayan, ang nasa isip ko bigla, yung alam niyo yung biglang nag-pop up sa utak ko, Mount Fuji. Ganon. So, sinerch ko sa Google. Siya ay located sa Shizuoka. So, ang naisip ko, sige, pipili ako ng mga facility na located sa Shizuoka. Eh di, ayun. So, yun na yung parang naging ano ko, basis ko sa pagpili ng facility. So, yung mga iba sa inyo na may napili na facility, kumbaga meron na kayong gusto talagang puntahan, for example, Tokyo, ang pipiliin yung facility, or di ba may mga listahan doon ng mga facilities, lahat ng located sa Tokyo, basahin nyo lahat, isa-isahin nyo lahat, hagilapin nyo sila lahat, lahat ng facility na located sa Tokyo, ay isa-isahin ninyo, at kung okay naman kayo doon sa offer, kasi mababasa nyo naman meron silang kanya-kanyang PR materials na nakalagay doon para mas madali sa inyo ang pagpili sa kanila, ano yung mga may offer nila sa inyo, magkano yung papasahod nila sa inyo. Ayun, ang ginawa ko, dahil Shizuoka nga ang aking napiling prefecture, lahat ng facility na nasa Shizuoka, yon ang pinili ko. Ang nahanap ko, kasi konti lang yung facility sa Shizuoka. So, ang ginawa ko, lahat ng facility, which is parang nakita ko at apat na facility sa Shizuoka, nilagay ko na siya agad, top 1 to 4, pak na yan, wala nang isip-isip. So, sinort ko na lang siya. Sinort ko na lang base sa pagkakasunod-sunod ng offer ng sahod nila. So, syempre, yung top 1 ko, yung pinakamalaking offer sa na facility sa akin na located sa Shizuoka. Tapos, pababa ng pababa, 1, 2, 3, 4. So, meron pa akong 6 slots. Ang ginawa ko, dahil wala na ng facility na available or open doon sa Shizuoka, tinignan ko ngayon yung mapa ng Japan sa Google. Talagang gamit na gamit sa akin ang mapa ng Japan sa Google. So, kayo, kung nag-iisip kayo or wala kayo idea kung saan yung mga areas doon or prefecture sa Japan, magtingin lang kayo sa Google ng mapa ng Japan. Ang pinili ko, yung mga prefecture or mga city na nakapalibot or malapit doon sa Shizuoka. So, may mga iba ko, yung natitira kong anim, yung top 6 to 10 ko, galing na yun sa mga nakapaligid sa Shizuoka. So, ganun ako namili. So, ang top 1 ko is Shizuoka, facility sa Shizuoka na mataas ang offer, 1, 2, 3, 4. So, pababa ng pababa. And then, yung 6 to 10 ko, parang bahala na. So, yun, pumili ako ng mga facility na ang prefecture ay malapit sa Shizuoka at magaganda ang offer. Actually, nakakita pa nga ako ng isang facility na wala Shizuoka na mas malaki ang offer kesa dun sa top 1 ko. Pero, dahil nga Shizuoka na ang nasa puso ko at alam niyo, parang bigla kasing nag-pop up siya sa, parang yun na yung fate ko, yung Shizuoka. So, ginawa ko, hindi ko nilagay sa top 1 yung isang mas malaking offer. Nilagay ko pa rin siya sa top 6 ko. So, bahala na kung para sa akin talaga yon, para sa akin. And, ayun nga, fortunately, yung top 1 ko na Shizuoka, yun din yung pumili sa akin. Para naman doon sa mga namimili ng facility na wala pa talagang ka-idea, katulad ko, na walang kamag-anak doon, walang kakilala doon, tapos hindi pa kabisado ang Japan, isipin nyo kung ano ba yung gusto nyong pagtrabahuhan. Is it city or is it province? Or depende sa trip nyo. Kunwari, gusto nyong pumunta sa Disneyland. Saan ba ang prefecture kung nasa ng Disneyland? Ayun, yun ang pipiliin yung prefecture. Pero kayo yan, nasa sa inyo yan kung ano, kung yun ang gusto nyo. Bali, yung iba naman
ano lang, para freestyle lang. Basta depende lang sa ano, sa offer, yun. Ano lang sila, na ito malaki offer. Yan, yung tapo nila yung pinakamataas ang offer na sahod, tapos pababa ng pababa. So, depende talaga sa inyo yan, kung paano nyo isasort. So, yan, yung maia-advise ko sa mga wala pa talagang idea, mag-isip muna kayo sa inyo ba talaga gustong magtrabaho sa probinsya or sa city. Siyempre, sa city, kung sa city kayo, hindi porket nasa city ka, siyempre mas malaki ang sahod doon. Meron ding cons yan. At kapag sa province ka namili, medyo mas mababa ang sahod compare sa city, may pros din yan. Kumbaga, meron ding advantage pag nasa province ka. Kasi pwedeng ano yan eh, sa city ka, magtatrabaho, mamimili ng facility kasi mataas ang offer, mataas ang sahod, pero ang cost of living ay syempre mataas din. Meron naman na province ka, mas mababa ang offer kesa sa city, pero ang accommodation naman ng employer ay bonggam-bongga, yung tipong sagot ang pabahay, sagot ang pagkain. Kaya dun papasok ang pagbabasa ng mabuti sa PR materials. So, kailangan talaga, kapag nakita nyo na yung prefecture ko saan nyo gustong mag-apply, pagbukas nyo ng PR materials, syempre, bukod sa sahod, natitignan ninyo, check nyo rin yung mga accommodations, benefits, yan, syempre, tsaka mga kaltas. Kasi pag kinumpute nyo, baka ang taas nga ng sahod nyo, pag binawas na yung mga allowance or yung mga kaltasan dyan na dapat ikaltas sa sahod nyo, eh, papantay lang din kayo doon or bababa rin yung sahod nyo. So, ano ba yung mga dapat tignan sa PR materials para mas makapili kayo or makadecide ng maayos? Ang ginawa ko noon, nung namimili ako ng facility, meron akong mga papel na kung saan sinusulat ko talaga lahat. Tapos, ang ginagawa ko na rin, nakita ko na etong facility na to sa Suzuka, matik na yan, nasa listahan ko na yan lahat. Tapos, etong mga wala siya Suzuka, pero malapit doon, ililista ko rin yan, pero mataas ang offer. Tapos, nang nakalista na sila lahat, nung kompleto na yung aking top 10, tsaka ko siya sinort kung ano ba talaga gusto ko i-number 1, i-number 2, ano ba yung ilalagay ko sa huli, yung hindi ko masyadong priority. So, ang daming mga proseso. Kailangan laanan nyo talaga siya ng mahabang-mahabang oras. Naaalala ko noon na parang 1.5 days or isang araw at kalahating araw, so, dalawang araw na nga akong nagbasa ng PR materials. Talagang hilong-hilo na ako. Actually, nung pangalawang araw na tinatamad na ako magbasa, parang bahala na nga kung ano. Pero kasi, kailangan nyo talaga siyang basahin. Tsaka, baka malay nyo mas makamakakita kayo na mas magandang offer. Tapos, maganda rin yung mga accommodation. Kailangan nyo lang talaga tiyagain yan. Huwag kayong tatama rin para sa future nyo yan. So, ang advice ko, basahin nyo mabuti yung PR materials. Kahit akakahilo, kahit ang dami niyan, basahin nyo yan lahat. Ayan, isa-isahin nyo. Mas maganda meron kayong prepared na papel. Ako talaga meron nun. Sa isang page ko na rin, sinulat ko pa yan. Pangalan ng facility, offer ng sahod, kaltasan. O, ayan, lahat. Magkano ang ino-offer para sa overtime? Meron ba silang rest day? Or ano-ano ba yung paid leaves? Yan, talagang sinulat ko yan. Talaga isa-isa. Isang page, isang facility. Ayan, ganun ginawa ko. Tapos sa isang page naman, listahan ng lahat ng pangalan, tapos after ko mabasa lahat ng PR material, talagang binasa ko talaga yung lahat, tsaka ko siya sinort. Talagang worth it naman siya kapag nakapili kayo na maayos. Yung kapa nyo hindi masyadong bongga kasi nga na, kumbaga naayos nyo, kumbaga na-prioritize nyo. Ayan, so eto, magbibigay pa ako ng mga advice para ano ba dapat makita sa PR materials para mas maingganyo kang piliin yung facility na yon. Number one yung titignan is vacancy. Sa mga PR materials, yung vacancy naman nakalagay doon. For example, vacancy nila, dalawa na lang. Yung isa dito, lima. So, kapag dalawa na lang ang vacancy or isa na lang yung slot na available nila para sa position na yon, medyo maliit yung chance na mapili ka. Kasi, for example, dun sa facility na yon, ang taas ng offer nila ng sahod, tapos isa na lang yung available slot nila,
ang liit ng chance na mapili ka. Pwedeng, dahil nga ang taas ng offer ng sahod nila, baka ang daming pumili dun sa facility na yon. Eh, isa na lang yung kukunin nila. So, di ba, kung i-compute nyo sa isip nyo, parang yung percent or chance na mapili kayo, napakaliit. Pero kung bet na bet nyo talaga yung facility na yon, dahil ang ganda nga ng offer, bongga talaga lahat, isama nyo siya sa top 10 nyo. Kasi malay nyo yung isa na yon, ikaw pa yung mapili nila. So, huwag ka mawawala ng pag-asa. Pero kung tingin mo worth it naman siyang piliin, edi piliin nyo na siya. Ayan, so yung mga napili ko, noong time na nagmimili ako, tinitignan ko yung vacancy nila. Yung pinili ko sa top 1, which is yung pumili sa akin, ang vacancy nila that time, actually hindi ko naman talaga maalala, parang sa dami ng binasa ko, parang dalawa na lang or tatlo. Ayun, so ayun, awa naman ng Diyos, napili nila ako. Kahit ang liit lang ng chance na mapili ako. Housing allowance. Ayan, titignan nyo rin kung yung pabahay ba ay sagot nila 100% or hati kayo or sagot mo lahat. Pinili mong facility ang taas ng offer, siguro kapag hati kayo sa accommodation, okay na yon, carry na yon. Wag lang siguro yung sayo lahat kasi medyo mabigat medyo mabigat. Ang laki ng bawas nung sa sahod mo pag nagkataon. So, pwedeng ang taas ng offer ng sahod nila, tapos hati kayo sa bayad, 50%, 50-50 sa bahay, pwede na yon. And mas bongga kung sagot nila 100% talaga. Bihira lang yung mga facility na nakita ko na sagot nila 100% yung housing. Pero, parang halos lahat or parang most of the facility, hati talaga. So, ayun. Yun ang titignan nyo, yung housing allowance. Tapos, kung medyo ano naman kayo, kung ayaw nyo ng shared room or gusto nyo na may kahati kayo sa bahay, para nga naman yung bayad sa upa, hati pa kayo, titignan nyo rin yun. Nakalagay naman yun dun kung shared room, yes or no. So, kung gusto nyo katulad ko na mapag-isa, piliin nyo is yung ang nakalagay ay yes sa shared room. Kapag gusto nyo naman medyo gumaan-gaan ang bayaran sa upa, ang piliin nyo ang facility na may nakalagay na shared room, no. So, ayun. Next nyo naman titignan is yung mga allowance. So, meron ba silang overtime allowance? Meron ba silang holiday allowance? Yung kapag pumasok ka kapag holiday? Kasi baka yung iba dyan, mag-iiba-iba kasi yan kung ilang percent yung ibabayad sa'yo. Kung swak naman sa'yo yung percent na ibabayad kapag pumasok ka ng holiday or kapag pumasok ka ng rest day mo, ayan, adi, piliin nyo na siya. Next nyo titignan ay wage raise or increase sa sahod. Kasi merong mga facility na merong wala, pero most of the facility, meron naman yan yearly. Yearly, nag-i-increase yung sahod. So, dapat ang nakalagay doon sa PR materials, sa wage raise, or salary increase is yes. Next is bonus. Ayan ang gusto natin. Diba? Pag nagtatrabaho tayo, mga pa-bonus. So, titignan nyo kung meron ba silang pa-bonus o wala. Siyempre, check nyo, diba? Doon tayo sa may pa-bonus. Paano kung ang taas-taas ng offer ng facility nito? Sobrang taas. As in talagang gusto ko na to. Pero pag tingin nyo sa bonus, none. Bet nyo ba yun o hindi? Kayo na makakasagot nyan. Kasi kung ako, ayoko. Siyempre, gusto ko ng may bonus. Gusto ko may bonus. Ayan. So, depende yan. Tignan nyo sa bonus kung may yes. Kung may yes, check. Pipiliin nyo na yan. And next, natitignan nyo is retirement allowance. So, eto, nag-iiba-iba ang nito offer, depende sa facility. May napanood akong isang YouTube vlog na actually sa kanya ko natutunan to na iba-iba kasing facility na walang retirement allowance. Ano ba yung retirement allowance?
ayun yung parang, kumbaga sa ating mga Pilipino, back pay. Hindi yung retirement na yung pagka 60 years old mo. Hindi yun sa pagtanda. Ano yun, kunwari, naka 3 years or natapos mo na yung isang buong contract mo sa facility na yon, lilipat ka na sa ibang facility. Yun, yung back pay na makukuha mo, ang tawag nila dun is retirement allowance. So, titignan nyo, naka-yes ba siya? Kung naka-yes, piliin nyo na yung facility na yan. Siyempre, kailangan din natin yung mga back pay. Kasi may ibang facility na walang retirement allowance. So, napaka-importante. Siyempre, kakailanganin din natin yan, yung back pay natin, di ba? Yan, parang pabonus na yan sa atin na nagtrabaho tayo ng isang buong kontrata natin. So, kailangan, doon sa PR materials, pag tinignan nyo sa retirement allowance, dapat naka-yes yan. Next is leave. So, meron kasi doon sa mga facilities sa Japan, nag-iiba-iba sila ng mga paid leave at saka unpaid leave. Iba-iba yan. So, for example, may ibang facility na pag nag-leave ka, ito ang mga reason, bayad ka. For example, marriage leave. Yeah, magpapakasal ka. Bayad ka. Then, condolence leave. Leave for spouse delivery. Menstrual leave. Oh, diba? Pag minens ka, pag nagkasakit ka, syempre meron tayong mga sakit-sakit pag nagkakamens tayo. Paid din nila yon. And marami pang iba. Actually, nag-iiba-iba sila. Tapos, meron din sila iba na unpaid leave, such as, for example lang to ha, manari, nabuntis ka, maternity leave, unpaid nila yon. So, may iba namang facility na paid nila yon. So, babasahin nyo rin yung mga leave, yung mga paid leave or unpaid leave. So, kung okay ba sa'yo na itong ano na to, bayad ka o hindi. So, iba-iba kasi yan per facility. Pwede sa facility nito, pinapayagan na mag-leave ka may bayad kapag menstrual leave, pwede namang unpaid yon. So, depende na yon per facility. So, kailangan yung basahin yung mga paid leave and unpaid leave. Next yung titignan is, syempre, yung mga kaltasan. Nakalagay naman yun sa PR materials yung mga ikakaltas nila sa sahod mo. Kung nakita mo na sobrang dami ng kaltas sa ano mo, na halos parang wala nang matitira sa'yo, syempre magkukumpute ka rin yan. Yun, kung ilan na lang matitira sa'yo sa sahod mo versus sa pangangailangan mo for the month. So, titingnan mo gaano kadami yung kaltas nila. So, i-check nyo kung okay ba sa inyo na ganun karami yung kaltas o hindi. At ito ang pinakamahalaga sa lahat sa ating mga J-PEPA. Kung meron ba silang ino-offer na tulong para sa pag-aaral natin, para sa pag-take natin ng licensure exam sa Japan. So, may mga facility na nagbibigay sila ng mga parang sabi na nating accommodation or tulong na maglalaan sila ng oras para makapag-aral ka. Nag-o-offer sila ng mga books, ng may area ka talaga may classroom ka, may teacher ka. Nakalagay yan sa PR materials kung tumutulong ba sila sa ating mga J-PEPA para makapag-aral. Kasi sa 4 years na yun, kailangan nating mag-aral kasi magtitake tayo ng licensure exam para after 4 years, di ba? So, bukod sa pagtatrabaho, kailangan din nating mag-aral. So, nagbibigay ba sila ng support doon o hindi? Kung pag hindi, medyo alanganin tayo dyan kasi kailangan natin ng ng kaunting support sa ating mga employer kasi syempre magtitake tayo ng exam. So, check nyo kung meron o wala. Kung meron, tingnan nyo anong tulong yung maibibigay nila sa'yo, ano yung ino-offer nila na tulong or support para sa pag-aaral mo, kung magbibigay ba sila ng mga libreng books or magbibigay ba sila ng oras para sa, aside from your duty hours, para sa pag-aaral mo. Yan, ibabasahin mo yan sa PR materials. Hanapin mo yan sa PR materials. Pag hindi mo nakita yan sa PR materials, kiss na yan. Kasi syempre, kailangan natin ng support. Kailangan natin yan para sa pag-aaral. Kasi kapag walang nakalagay na support or hindi sila magsusupport sa'yo, so, pagod na pagod ka na sa trabaho, iisipin mo pa yung pag-aaral pagkatapos ng duty mo. So, paano mo isisingit yung oras? Pero kung gusto mo naman, kung
okay naman yung offer sa facility na yun, pero wala silang support, pero feeling mo kaya mo naman sa sarili mo, edi why not go na yan, di ba? Kapag binasa nyo yung mga PR materials, may mga facility na nakalagay doon kung ilang percent dun sa facility nila ang nagtatrabaho na Filipino and iba pang mga lahi, so mga iba pang mga nationality. Nilalagay nila yan, nakunari. Sa facility namin, may 10 Filipino, tapos 5 doon under ng JPEPA. Ayan, nakalagay yan doon kasi ibig sabihin, kapag pinili niyo yung facility na yun, mataas yung chance na mapili nila kayo. Kasi ibig sabihin, tumatanggap talaga sila o sumusuport talaga sila sa mga katulad natin under ng JPEPA. Bali, may iba namang facility na magugulat ka kasi wala talaga. Wala, siguro dahil bago pa sila or kung anumang reason. Ikaw pa lang yung under ng JPEPA. Ayan, so tignan nyo yon kung nag-a-accept ba sila or ilang percent din ng mga JPEPA na nagtrabaho doon na nakapasa sa licensure exam. So, kunwari ang ano nila is passing rate is 100%. So, for example, yung facility na yun, 100% yung passing rate ng licensure exam. Ibig sabihin, naging maganda ang ano experience nila doon. Ibig sabihin, yung practicals, yung work nila doon, talagang nai-apply nila doon sa examination, sa licensure exam. And then, yung support na ibinigay nila, ibig sabihin, bonggang-bongga. Kasi, pumasa lahat eh. Lahat ng nagtrabaho sa facility na yon, eh talagang sinuportahan nila. Talaga siguro, pinrovide nila ng books, lahat ng, siguro nagpabigay pa sila ng mga gadgets. Ayan, talagang moral support talaga. Nakalagay yan sa PR materials. Kung ilang percent yung nagtatrabaho doon na Filipinos, and ilan yung percent na under ng JPEPA. So, makikita nyo yun. So, check nyo yun na. Napaka-importante nun. Kasi, para sa mga katulad natin na under ng JPEPA, tapos yung facility na yun talaga 100% talagang licensure exam passing rate, eh, bonggang-bongga. Ibig sabihin, naging okay ang trabaho nila doon. Ibig sabihin, okay ang support ng facility na yun. So, it's a check for me! Dumako naman tayo sa mga katanungan sa PM, sa aking Facebook Messenger at sa mga comments sa aking YouTube. So, may mga ilang-ilang mga comments na sasagutin ko, ha. Pero, disclaimer lang ulit na based lang to sa opinion ko, ha. Hindi opinion ng iba. Charot. Tsaka, alam nyo naman na hindi talaga natin alam yung proseso paano nila tayo piliin. So, ito based lang sa akin. Ayan, bali, may nagtanong na yung top 1 ba na ilalagay mo, sure na yun na siya ang pipili sa'yo. So, sa case ko, yung top 1 facility na pinili ko, siya ang pumili sa akin. So, sobrang happy ko naman. Kasi, syempre, di ba, priority ko siya. Top 1 ko siya. Ibig sabihin, pinaka-bet ko siya. Tapos, siya yung pumili sa akin. Grabe yung ligaya ng puso ko na pinili niya ako. Yung pinili ka ng pinili mo, di ba, bongga yun. So, ayun. Ang sagot sa katanungan, hindi po. So, hindi porket yung top 1 mo, eto, si facility na to, sure na siya na ang pipili sa'yo. Kasi magbabase pa rin yan sa availability ng slot. Kasi syempre, kapag nilagay mo siya sa top 1, ibig sabihin, maganda ang offer niyan. Ang bonggang-bongga ang offer ng ano niyan, sahod niyan. At for sure, hindi lang isa o dalawa o tatlo ang pipili sa facility na yun. Kasi ang ganda nga ng offer eh. Lalo na kapag ano, kung city pa yan. So, titignan ng facility. For example, ang availability na lang nila is 3. Tapos, ang pumili sa facility na yun is 10. So, good luck dun sa 7 na hindi mapipili. Pero, syempre, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi malay nyo, yung pangalawa ang sumalo sa'yo. So, make sure lang na maging maingat kayo or gandahan nyo yung pagpili. Kasi, kapag hindi kayo napili ng ibang facility, may ibang sasalo sa'yo. So, kailangan, magaganda rin yung offer na pipiliin yung facility. Huwag yung basta-bastahin yung pagpili ng facility. Yung parang tipong, etong 7 na to, okay ako dito. Kaso parang wala na talaga ako maisip, din ako pipili ng 3. Kasi may iba sa amin noon na hindi nila pinuno yung top 10. As in, parang yung iba, parang 5 lang yung pinili. Basta hindi nila kinumpleto yung top 10. Kasi,
parang for me, sinulit ko natin paano kasi yung, paano kung yung nine na facility na pinili ko, hindi ako pili. And that's kahit pa paano may isa. Kumbaga yung chance na mapili ako, malaki yung chance. Kasi 10 yung pinili ko. What if kung pinili ko 5 lang? Eh paano kung yung 5 yun, hindi ako beto? Di wala na, eh wala ng second matching. Ewan ko lang sa inyong batch 14 ha, kung meron kayong second matching. Pero sa amin, wala ng second matching. Kaya talagang siniguro ko na kukumpletuhin ko yung 10. Siguro yung iba kasi sure na, kaya konti, kumbaga confident na confident na mapipili sila. Kaya ayun, konti lang din yung pinili nila. May isa pang nag-PM sa akin, ang tanong niya, kung sino po ba yung tumapat sa number ko, nare, for example, si, nare, Facility Love. Nare, ang pangalan ng Facility is Love. Si Facility Love ay top 2 ko. Then, top 2 rin ako kay Facility Love. So, nag-match. Nag-match yun. Ibig sabihin po ba, kapag ano, yun na ang pipili sa'yo. Actually, sa ano na case na yan, hindi ko po alam. Sorry po. Hindi ko po talaga alam ang kasagutan. Pero may gumawa na raw na vlogger about dyan na ganun nga daw. Na, kunwari, ito si number 4 mo. Ito si Facility na to. Tapos, nasa ika-4 ka rin dun sa pinili ni Facility, tapos nag-match, yun na yun. Hindi ko po alam kung yun po talaga, pero panoorin niyo po yung vlogger na yun, hindi ko po alam eh, pero alam ko, alam niyo na kung sino yun. Nag-live daw siya, and baka yun, baka mas alam niya. Sa pangkatanungan, kung after ko daw po ba mamili, nag-reach out ako sa ano na yon, sa Facility na yon. So, ang sagot ko po ay hindi po. So, ako po, after ko pong mamili, ang ginawa ko lang, sinearch ko lang sila sa Facebook and Google kung anong klaseng facility sila. Then, syempre, kung makita ko kung maganda ba yung place, maganda ba yung itsura ng facility. So, yun yung ano ko. Then, after nung matching, yung lumabas yung result na eto si facility na to na pumili sa akin. Hindi ko po sila ni-reach out kasi ano, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman alam sasabihin ko. Ano, siguro ano, kung magte-thank you ako sa kanila, siguro sa personal na lang. At saka kasi baka maging awkward lang kasi pag mamaya tawagan ko sila. Tapos unexpected yung tawag ko. Tapos hindi ko pa ako mag-nehongo, diba? Baka mga nga ako sa pikipag-usap. So, kung bakit hindi naman ako nag-message, actually, I tried. Hinanap ko sila sa Facebook para makapagpasalamat na ako yung pinili nila. Kaso, hindi ko sila makita sa Facebook. Hinag-ilap ko na sila. Hindi ko alam kung wala silang Facebook or hindi ko lang talaga makita kasi siguro naka-Japanese character. Hindi ko talaga lahat na ginalugad ko na yung pa-Facebookan. Hindi ko talaga sila makita. Tinignan ko sila sa Google. Ayun, nakita ko yung facility pero sobrang minimal lang yung post nila. Parang yung address lang. Ayun, tapos konting picture. Parang mga 5 picture lang yung pinost nila. Picture lang ng building. Kasi parang siguro ano sila, medyo ano lang, discreet lang. So, ayun, hindi ako nag-reach out. At hindi rin sila nag-reach out sa akin para tawagan ako or congratulate ako. Walang pag-reach out na naganap. Siguro, ano naman yun eh, okay na rin siguro yun kasi siguro, sa personal na lang, kapag ano, pumunta ako doon, tapos naipakilala na ako, doon na lang ako magpapasalamat ng bongga-bongga sa kanila, sa pagpili sa akin. Meron pang isang case na ano noon, na naghihintay pa kami ng result ng matching kasi nagkabado ang lahat. Tapos biglang may mag-PPM, may mag-send sa GC na may mga tumawag na sa kanilang facility na, ala, bakit sila tinatawagan na ng facility? Ako hindi pa. Syempre, di ba, parang medyo nakakasad yun. Pero huwag kayong mangangamba pag may mga ganong case. Kasi posibleng ano yun eh, hindi naman porke tinawagan sila eh kayo hindi mapipili. So baka ina-advance lang sila ng employer na pipiliin ka namin. So huwag ka na magulat kasi pakapag tayo yung nag-match, ayun, para at least expected na nung candidate na
yun na yung pumili sa kanila. Siguro may mga pa-ganon. Sa akin naman kasi walang pa-ganon, na walang, oy, ikaw yung pipiliin namin, so expect mo na kami sa matching na kami yung resulta mo. So walang ganon. May iba lang sa amin na tinawagan na, ayun, na sila yung napili. Actually, yung nangyari yun, sinurge ko kaagad kung yung tumawag ba sa kanila, eh, nasa listahan ko, nasa top 10. And unfortunately, nasa top 3 ko yon. Yung facility na yon na tumawag sa isang batchmate ko, nasa top 3 ko siya. So, X na agad. So, 9 na lang yung chances ko, di ba, na bumaba yung ng 1% yung aking ano chance na mapili. So, medyo ano, medyo nasad ako no, kasi top 3 ko siya, ibig sabihin nasa Shizuoka siya, tapos mataas-taas ang offer. So X na yun, nasa top 3 ko siya. Pero sabi ko, hindi, okay lang yan, kasi yung top 1 at 2 ko, mas mataas ang offer sa top 3 ko. So, hindi ako dapat masad, ganyan. Hindi pa, kahit wala pa yung resulta ng matching, hindi talaga ako nawawala ng pag-asa. Kaya ayun, nung nakita ko na yung top 1 ko, itong sino yung pumili sa akin. Sobrang saya ko talaga. Sobrang thankful talaga ako. Tatapusin ko na ang aking ano, video at napapahaba na ang aking video. So, ayun. Hindi man detailed yung mga sinabi kong advice or tips. Eh, sana kahit pa paano, kahit mga 5%, nakatulong ako para sa pagpili niyo ng facility. And, tsaka baka mabombarded na kayo ng information. So, keri na yung mga shinare ko. And ayun, sa batch 40 na namimili ngayon ng facility. Galingan nyo ha, effortan nyo yan. Basahin nyo talaga isa-isa PR materials. Mahaba naman yung oras nyo, diba, para sa pagpili. Para bago mag-close yung yung pilian ng facility. Mahaba naman yung oras. So, laanan nyo, ubusin nyo, sulitin nyo yung oras na binigay sa inyo para mamili ng facility. Basahin nyo na maigi para hindi nyo pagsisihan sa huli yung inyong ano. And after na mag-close ang pagpili nyo ng facility, syempre, ito na yung pinaka-nakakatakot na part, nakakakaba. So, nakakakabang part ng pagpili ng facility or yung waiting time. Kasi, ano na eh, parang dug-dug-dug-dug. Hindi nyo na alam kung ano, yan nag-umpisa ng yung mga facility, tinatawagan yung mga ibang candidate. So, huwag kayong mangangamba pag hindi kayo tinatawagan. Hindi naman ibig sabihin na hindi kayo matatawagan or hindi kayo mapipili or mamamatch. Katulad ko, na tinatawagan ng mga ibang candidate, pero positive ako, mapipili ako. Dahil 10 ang pinili ko, imposible naman isa doon wala mapili sa akin. Kumbaga, confidence and prayer. Syempre, yung pagsisikap na sikapin yung basahin isa-isa yung mga PR materials para ano, di ba, kahit papano hindi naman sa sobrang confident na magpipili ka or mamamatch ka talaga, pero at least yung chance, yung kaba mo hindi ganun kakaba. So ayun lang, yung kaba hindi na maiaalis sa atin yan, talagang pinanganak na tayong anxious sa mga ganyan. So ano lang, carry lang, pero enjoy nyo lang yung time na naghihintay kayo. So habang nag-waiting kayo, mag-pray kayo na kahit isa man dun sa 10 na yun ay mapili kayo. Tapos sulitin nyo yung 10 listahan. Huwag kayong magtipid. Huwag nyo piliin 5 lang. Huwag nyo piliin 3 lang. Piliin nyo, sulitin nyo, punuin nyo yung top 10. Para, diba? Para malaking chance na mapili kayo. So, ayun. Good luck, batch 14! And sana lahat kayo mapili na mga napili nyo. Bye!